Kayado si Marikina Mayor Marcy Chodoro sa nangyari sa Marikina Bridge na nagkaroon ng malaking bitak. At ang nakikita umanong dahilan nito, kapabayaan sa konstruksyon ng drainage pipe sa gilid ng tulay. Ang sentro ng balita, wala kay Noel Talakay. Dahil nakita natin yung maaaring may reckless imprudence, o kaya negligence, kapabayaan dun sa naging construction na pagpapa-implement ng tamang construction na methodology. Ito ang nakikitang posibleng dahilan ni Marikina Mayor Marcelino Marcy Teodoro kung bakit gumuho ang lupa sa embankment approach ng Marikina Bridge na dahilan ng pagkakaroon nito ng bitak na mahigit 30 metro ang haba. Ayon kay Mayor Teodoro, posibleng may kinalaman ang bitak sa ginagawang drainage pipe sa gilid ng nasabing tulay. Ang nasabing drainage ay para sa sumulong Highway Interceptor na proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Dahil dito, posible anya panagutin ang kontraktor ng DPWH ng nasabing proyekto. Ayon sa alkalde, sinabi ng DPWH na structurally sound o maayos pa ang tulay bago ang drainage project na isinailalim pa sa retrofitting 5 taon pa lang ang nakalilipas. Gayunman, hihintayin muna ng Marikina LGU ang pinal na resulta ng geotechnical investigation report na ginagawa ng DPWH bago sila gumawa ng susunod na hakbang. Naniniwala ang alkalde na imposible na ulan ang dahilan ng mga nakitang bitak sa tulay. Kaya nakikita natin yung dahilan ay yung ginagawang proyekto na katabi nitong o malapit sa tulay na ito. Maring yun ang nagdulot ng damage dun sa tulay. Malaki rin anya ang epekto nito sa ekonomiya ng lungsod dahil daanan ito ng mga truck na nagdadala ng mga produkto papasok at palabas ng Marikina. Inilagay din nito sa panganib ang mga residente ng lungsod na dumadaan sa tulay. Samantala, tumangging magbigay ng pahayag sa camera si Engineer JC Oro ng Anore Construction, ang kontraktor ng DPWH National Capital Region, ngunit tiniyak nito na aayusin nila ang naturang bahagi ng tulay hanggang sa Sabado. Sa ngayon, mga light vehicle muna ang pinapayagan dumaan sa Marikina Bridge, habang ang mga heavy vehicle gaya ng truck ay maaaring gamitin ang mga itinalagang daanan sa kanila ng LGU upang maiwasan ang karagdagang pinsala sa tulay. Noel Talakay para sa Bayan.